Hello. Council. Next problem tayo. So for our next problem, top of the tower, 20 meter high. Ano ba ito sa natin? Top of the tower. Tapos problem. Okay. Answer pa. From the top of the tower, 20 meter high. Okay. Siguro nga. How much? So, 100 meters. 100 meters. Ang ganap elevation of a point to east is 40 degrees. Wala. From the point B, the tower, the angle of elevation is to south. Ang kanyang, kanyang. Halika daw. So, imagine ito na. So, okay, meron tayo dito yung tower. So, yung tower. 200 meter high. Okay, now. So, yan. Due east, siguro 3D to. Parang napapansin. Parang 3D ata. Siguro ito si... Ito si east. Ito si north. Ito si south. Tapos ito si west. So, sa June daw, ang sabi, ang pika, pag ang ganda, the angle of elevation at the top of the tower to it is 40 degrees. And then, ang chika naman dito sa may south, due south daw ay 70 degrees. Ayan. So, siguro ito si point B, ito si point B. Sabi nyo, this is 70 degrees. So, ano yung distance natin na to? Assume natin distance, this is O na lang to, this is point O. So, this is OB, and then this is AO. And then, ang distance AB, ito yung nahanap natin. No? So, ito perpendicular yan, perpendicular, perpendicular. So, ngayon, pwede natin ma-solve si distance OB using tangent function. So, the tangent of 70 degrees is equal to 200 opposite over the adjacent. Therefore, that is 200 tangent of 70. Tama? Siyempre, makayon kay 72.794 unit meter. Pwede kasi square ka 3 para hindi ako nahirapan ako sa tama yan. Next, the tangent of 14 is equal to 200 over OB. What? Tangent of OB that is equal to 200 tangent of 4. Basta na nga. So, na lang how? So, this is equal to 238.351 meter. So, the value of B using Pythagorean fourth theorem. So, you have OB squared plus OA squared. The OA na. Yan. So, that is the queen of our thing. Okay. 249.219. Kapag meron kayong mga clarification about sa solution, the final answer of you na alam ka, yung sa akin na nakamang sa pag-type sa kalp, that's from ano. Clarify nyo na lang sa akin.
ito. Ayan. Imagine creamy pala siya. May hindi pala talaga natin. Okay. You want to it? Whole task a shadow of 18 meters length, where the angle of elevation of the sun is 70 degrees. If the pole is leaned 16 degrees from the vertical directly toward the sun, determine the length of the pole. So, drawing natin. So, assume natin ito yung ground natin. Tapos yung pole daw natin is naka-incline towards the sun. So, sa natin na yan si sun. Si sun nagpo-post. Tarap, ibang sun pala yan. So, si sun. Tapos, ang sabi, the angle of elevation. Ayan. Sabi, si sun, nagpo-post. Diba? The angle of elevation of the sun is 70 degrees. So, this is 70 degrees. Tapos, ito yung length ng pole. Gusto natin ng x. Tapos, yung shadow niya daw ay, ano ba? Yung shadow niya daw ay may length na 18 meters. Tapos, nakalinin daw si phone na 16 degrees. So, para tayo kukunin X. Nakikita ko, nakabukong tayo ng triangle. Na may angle, tas angle, angle, side. So, makukuha natin si side X. So, di ba dito 90? Tama ba? So, ibig sabihin, magkano yung angle dito? That is 70. Maba? 120 minus 70 minus 4 degrees pa. Ito, ano yung buong angle? That is 120. So ngayon, pwede nakagawa sa sign, no? X divided by the side 70 is equal to 18 divided by the sine of 4. So, what's the value of x? So, what? Divided by the sine of 4. That is equal to 242.479. Sila. So, kailangan lang ma-figure out nyo yung drawing. Kailangan ma-drawing nyo talaga.
conference, they ended up in a beacon at the top of the building. Parang principal. Ito yung height ng building. The man finds the angle of elevation at the top of the building was 45 degrees. Then he walked 200 meters nearer and then finds the angle of elevation of 60 degrees. So parang, kamukha natin siya nung kanina. So the tangent of 45 equals 8 over 200 plus x. Tangent of 60 is equal to 8 over x. X is equal to 8 over the tangent of 60. Nagsasawa ko dito. So the tangent of 45 is equal to 200. Gawin natin sa 200. So papalitan ko na si x, no? Plus h over tangent of 60 equals to 8. So what's the value of 8? Tangent of 45. X for the tangent. And the angle of elevation of point B from point the angle of elevation of point is from point Q. And the angle of elevation of C from another point 42 meters directly below B. Hindi na pwede sa point from point ano natin point point B. Sabi, ang din na pwede din sa from point 40 degrees. And the angle na pwede din of C from another point A is 42, which is 42 meters directly below B. Is okay. So, kaya tayo na ibang function.
parang kulang na. The angle of vision and the angle of division of C from another point. How high is the horizontal line? How high is C from the horizontal line to mga directly below. Ay, malina ka na tayo pala. So, directly below. Okay. Ibig sabihin, ito na pala yung angle natin, which is 17. So, what's the value of? Okay. So, ngayon, ipapagte ko lang to. So, ito, this is 8 minus 42. So, gamit niyo tayong tangent function. The tangent of 40 is equal to 8 minus 42 divided by x. Directly below pala. Hala ko. Then, the tangent of 72 is equal to h over x. So, what's the value of x? That is h over tangent of 72. Pagkakan lang natin. Pagkakan natin dito. We have h tangent of 7. What is the value of tangent of 4? This is equal to h minus 42. So, what's the value of x? Siyempre, sabi ang tama nito. So, simple siya. Siyempre, dapat siya ako. Siyempre, 7.743 meters. Section A, section square section A, B, C, D. So, draw mo tayo na. Okay, this is equal on side. As one of the side is equal to X. So, this X, X. If point A is inside an equilateral, inside the square, forming an equilateral triangle, having one side is equal to the side of the square. Gawa nga tayo din. So, ngayon, ito na yung triangle natin, no? So, this is point E. Lagay mo ito at point E. E. Form na nila ng B. Like that. E. So, ang sabihin, nag-form tayo triangle sa A, B, A, B, C, D. So, kapag sinimpi ng polygon, dapat nag-a-design sa A. Clockwise or counterclockwise. And then, equilateral triangle B, E, C. No? B, E, C. Find the angle B, D, actually, parang mali yun, yung angle na yan. Pero sige, for the sake na yun yung problem. Sabi,
masagot niyan, that is 45 degrees. No? Okay. 45 degrees. So, the angle BDP that is equal to 45 degrees. Kasi this is isosceles triangle. Next natin, find the angle BDC, find AED, na si AED naman, ito. Pero parang feeling ko talaga ang pinapakuha dyan, ano eh, burahin ko lang to. Ang pinapakuha dyan is angle EDC, no? Ito si E. DC. So, kunin natin si theta. Paano nyo siya kukunin? So, di ba equilateral daw to? This is x. This is also x. Tapos, ang equilateral triangle, this is 60. Ito, 30 degrees. Nasusundan? No? Tapos, nakakita kayo ng two equal sides. Di ba this is x? This is also x. So, ibig sabihin, pag equilateral triangle, ito din si theta. Tama? So, ibig sabihin, nakabuo tayo ng right ng triangle. We have 180 equals to 30 plus theta plus theta. So, magkano si 2 theta? That is equal to 150 degrees. Therefore, theta is 75 degrees, which is the angle EDC. Baka yan yung nahanap. Kasi baka may wala sa choices yung 45 na. Feeling ko lang, yan yung nahanap. Find the angle AED. So, di ba again, this is AED. So, this is, kung 75, kung this is 75, this is 15. And then, this is also 15. So, magkano si AED? That is equal to 180 minus 15 minus 15. So, the angle AED, that is equal to, magkano? 150 degrees. If the area of BEC, asan yung BEC? BEC, di ba ito yung BEC triangle, equilateral triangle? Ano yung area ng equilateral triangle? That is 1/2 x squared sine of 60. So, the area is 70 equals to 1/2 x squared sine of 60. So, what's the value of x? So, that is 70 times 2 divided by the sine of 60. Then, square root of the answer, that is 12.7144 meters. So that is R to A. Find the area of a triangle AED. So yung AED naman, ito naman yung nahanap natin. So meron akong formula dyan, the area of the triangle is 1/2 x squared, no, yung side na isa mong alam na side, divided by the sine of the opposite, which is 150, no? Again, alam mo tong side na to, tapos yung opposite niya, 150, tapos it's a sine of 15, sine of 15. Yung naka-adjacent na angle sa kanya, yun yung gagamitin mo. Therefore, the answer is x squared alpha a squared over 2 divided by a squared times sine of 15
sine of 15 divided by 2 sine of 150. So the area is equal to 10.829 meters square. So yun, madali po siya, no? So kung kabisado niyo yung formula na much better. Pero kung hindi, mag-ano kayo, Caesar's formula, tapos magta-sign law. So ayan, medyo mahaba ng konti yung solution. Ayan yung pinakamabilis na solution niya. So I hope na kapag-solve na kayo ng ganitong problem.